Hello! Magandang araw sa lahat! Yan, ulan na naman daw. Pero, sabi ni Dennis, gawin na daw po namin na i-propagate po yung ating mga roses. So, kasi may mga friends po kami na gusto ng ng roses eh. Magaganda naman talaga po yung mga bulaklak. Pero ayan, tapos na po yung kanilang bloom. Kaya, panahon na para sila ilipat. Ayan. Tsaka ang taas-taas na grabe. Ayan. Ito yung kamay ko. Ano yung kamay ko? Ayan. Nakatalikod nga pala. Bali, hanggang doon at sa may bubungan namin. Oh. So, ito yung red roses natin. Yan siya. Madami-dami siguro ito yung mapapropagate natin. Subukan natin patubuin. Yan. Tapos yung pong white roses natin. Yan siya. Tangkat na rin. Mayroon ang pangatirang blooms. Masusunod pa. Pero yung tapos na pong magbulaklak, pwede na namin putulan. Tapos eventually, para magsimula siya uli ng mas maraming mga magandang tangkay. Kasi syempre po yung bulaklak niya talaga is lumalabas dun syempre sa bagong tangkay. Yan. So, kapag tayong kalaki-laki ng roses natin hindi naman na siya manggagaling dun sa, hindi naman na magbubulaklak syempre yung lumang tangkay niya. Kaya paparamihin po natin. Para next summer or spring, mas marami po tayong taga-invite ng ating mga pollinators. Ayan, tawagin ko na si Dennis. Siya nag-aya sa akin. Nasa na ba yun? Siya yung nag-aya na puputuli na daw po niya yan. Saglit lang. Re-ready ko yung mga cups na paglalagyan. Ayan. Haba pong habang magpuputo si Dennis ng ating rose cuttings, magpiprepare po natin yung damo. Ay, damo! Grabe. Lupa. Lupa natin gagamitin. Ayan. Kasi, lulusin up ko ng konti. Tanda sa ilalim. Yeah. Oh. Maulan na naman po. Ayan na naman siya. Ayan na ito po. Yan. Maglagay tayo ng mga lupa. Marami na. Hindi na tayo mabitin sa pag lagay ng ating mga roses. Tapos ito na. Dito ko po siya ito. Very handy talaga ito eh. Ang aking mga ginawang yan. Propagation cups. Ilang gamit na ito. Sulit na ang aking ginamit. Tapos, nag-cut din po ako ng yan, pang tags. Kasi, tatlong kulay yung ipropagate natin. Red, white, and pink. Kaya hindi po tayo marito kapag kami nga friends tayo na gustong humingi ng roses. Sana mabuhay po yung ating mga roses. Sakpang-sako lang yan. Susulatan natin. Yan. O, sige po. Balikan ko kayo mamaya kapag nagka-cut na ng mga roses si Dennis. Hintayin lang namin na tumigil po yung ulan. Ayan. Pagtigil ng ulan, pwede na niya i-cut at ng sabi daw around 6 to 8 inches na haba ng stem na ating ito propagate. Yung iba, yun na nilalagay nila sa tubig muna. Doon pinauugat. Pero tayo po, idiretso na po natin sa soil. Keep moisture na lang natin. Keep na lang po natin yung moisture ng ating soil. So, hopefully, mag-propagate siya. Tapos, tumubo na siya before winter. Para kahit po pagka nakapamigil natin, mailipat nila sa loob ng bahay for a while. Tapos pagka labas, pagka after winter, paarawan na nila. Yun. Mabilis lang naman kung yung pagka nagsimula ng tumubo yung rose, yung tangkay niya, mabilis lang naman pong humaba at mamulaklak. Kailangan lang, syempre, pagka din may tanim po kayong mga roses, meron din po kayong mga fertilizer na inilalagay.
Pero yung iba naman po, kahit dilig-dilig lang, magbubulaklak din naman po sila, syempre. Pero hindi nga lang kasing lalaki, kasing kaganda nun. Sana yung kaya nilang ipamulaklak. So, sige po, balikan natin kayo, ha? So, ayan po, oh, pinuputo na po ni Dennis yung... Dalawa yan agad, tay. Isa lang yan. Ha? Maniwala ka? Maniwala ako? Dahil para yung ano, nasa ibabaw lang. Sabi natin kung pag-ayon yung ginagawa. Sabi ko po, pagputulin niya pa ito ng isa, magiging dalawa na pa yung ipopropagate namin. Sabi niya hindi daw. Eh dahil siya nga po ang mag-ano eh. Pero para kasing sayang yung iba tayo, tutubo pa sana yon. Ha? Madami nga tayo mabibigyan tay. Hindi naman lahat para sa atin yan. So ayan po ano ha. Yung taga-camera makulas eh. Katulad yan oh. Oh. Yan oh. Sige na nga. Gusto niya po kasi mahaba yung itatanim niya. Yung ganda dito tayo. Hindi mo ba ako labs tayo? Hindi mo ba ako bibigyan ng roses? Ito oh. Kaya nga eh. Oh, okay. Oh, sabi mo naman, I love you, Nana. Ay, ito po, hindi mapilit. Hindi po ako biniligyan ng roses niyan. Pinagtatanim niya lang po ako ng roses, pero hindi siya. Ito pinabaga. Ngayon, ganda niya eh. Itatanim mo ba ito? Hawakan ko mamaya. Tapos, kunan mo ako ng picture. Puro kalakuhan po. Pero ayan pa, marami po yan. Ito po yung red roses namin. Tapos yung white roses naman. Sabi ko, ang pinrepair kong cup parang ang liit eh. Ano uusbong yan? Halimbali, pupunta naman si Ate Chris eh. Tarong natin kung baka gusto niyang itanim din yung. Pero actually, pagpapatubo ako, bibigyan ko rin si Ate. Yan. Oh, marami-rami na po ito. So, ganyan po yung pagkakat ni Dennis sa mga kanto, no? Katay? Binibigyan niya po ng mga yung sa joint, nagtitira siya. Tapos, masyadong mahaba po talaga yung ginagawa niya. Kasi kung ako to, sa totoo lang, sangdangkal lang yung itatanim ko eh. Pero po siya, ang haba eh. Yan o. Oh. Tapos, manghihinayang na ako yan, yung maliliit na yan o. Oh. Tatay? Eh kung ano tay, experiment. Lahat ng pinagputulan mong maliliit, itatanim ko din. Sa isang lalagyan lang. Ano sa palagay mo? There? Ha? Mamaya, matatanong na. Dadating po yung ate ko eh. Matatanong ko siya kung posible daw ang itanim yung mga maliliit. Ano? Ito yung para sa akin? Ito sa akin. Ay, sayang yung iba tayo. Yun daw, ito daw po ang sa akin itatanim maliliit kasi ano daw, experiment namin. Tatanggalin mo yung ano, yung bulaklak ng rose. Yung lang po matangkad, mahabang putol kanya. Yung mga maliliit na, ako daw po ang magtanim. At titignan namin kung tutubo ba o hindi. Yan, dami. Eh, sayang yan, tay. Sige, subukan. Wala na yan. How about this one? Ano? Sige, sabihin mo. Tatay, tumingin ka sa camera. Sabihin mo. Sabihin mo, kaya hindi ako naniniwala kung totoo hindi yung binibigay mong tips sa akin dahil mukha mo nakakatawa. Dali na. Dapat. Tatanim mo siya para tumubo. Ano, magdilig ka para tumubo. Ay, hindi mo siya tinanim, hindi siya tutubo. Ganon, teka, andyan na yata si ate namin. Ah, wala pa. Ayan po, ready na yung iba, so hindi ko na siguro ipapakita yung, kasi marami pa yung puputulin yung mga puti, pero ganyan po niya pinutol. Ayan, balikan ko kayo. Ayan. Halos kalahating oras din na inayos ko yung pagtatamnan ng mga roses bukas. Ayan o. Kasi hindi naman po siya yung sagsagan ng gawa. Ito yung kaya ng powers. Gagawin. Pero ito tomorrow, definitely kailangan pong mag-fix na lahat yung tangkay na itatanim natin. Ayan, kita ka sa inyo bukas. Ito, tulungan ako ni Dennis, maputol niya.
alam pa naman namin kung ano-anong kulay ito eh. Puti, tapos pink. Ito talaga, hindi namin alam kung anong kulay yan. Kaya surprise color yan pagka. Dahil parang hindi ko nakita yung mga namulaklak. Anyways, bukas po ulit ng umaga natin babalikan yung ating pag-propagate ng ating mga roses. Gabi na. Salamat, salamat. At yung ano eh, yung pag-ayos ng mga lupa. Pagpipili. Pinipilian ko pa po kasi yung ano yung nabibili namin lupa. Natanggalan ko ng mga mga kahoy na malaki. Minsan may pato rin. Yung madami na yan. So, magkit 60 siguro yan. So, hopefully enough na siya para doon sa mga tangkay. O siya. Bukas ulit. Balikan ko kayo. Ayan, good morning po uli. Ayan, tatapusin na po namin yung kung nagputol lahat eh. Nagdulok mo na naman ako si Tete. Tatapusin na namin yung paglinis ng ano, ng mga roses. Maaga pa naman po. Para maitanim na dun sa kanila. Hello, si Tat. Kumusta ka? Umuti. Ayaw na umitin to. Kay aga-aga eh. Not the right. Anyway, then, pwede pa yung iba dyan eh. Yung iba nakikita ko. Ito lang tinatanim eh. Ha? Yung maliliit. Mamaya, try mong itabi yung maliliit tayo ha. Pag marami pa tayong ito lang lupa. Ayan pa po. Ayan. Kunti na lang yun. Ito, puro puti naman itong nililinis na ito. Mamaya pag pinakita ko yung talagang tapos na kasi na-ready na po yung lupa kagabi. Tapos i-ano lang namin. Yung pagtanim naman tayo, ano lang ano? Tutusok na lang eh, no? Sa lupa. Mahirap. Sobrang hirap. Yun na po pinakamahirap na gawa. Tapos po yung mismong rose, ayan, trabaho po eh. Kakaskasan lang. Tapos slanted. Ayan. Kasi lalagay namin lahat dito para dito namin siya patubuin. Pasyabalakan namin kayo mamaya. Hi. Ayan po, inuwan na uli ni Dennis yung paglinis sa rose para daw mabilis. Ayan po, trabaho din kasi eh, no? Kaskas. Ano nga ito tayo? Rooting hormone. Ah, yun. Binidip po sa ganyan. Medyo social dito. Yun, nabibili kong ano. Pampasigurado ng pagtubo ng roses. Pag-ugat. Opo. Nabili namin yung kahapon sa panis. Dinidip lang daw yun. Dinidip lang yun eh, no? Bago ilagay sa lupa. So, ayan po, oh. Kasi ba ito tayo? Mag-prepare pa ako ng maraming lupa. Ha? Subukan muna natin. Kasi, ayan po, pinakita ko lang na kinuha na ni Dennis yung pag-ano, paglilinis ng roses sa bagal kong kumilos eh. Tatay, ngiti naman dyan. Ang tawag doon? Mahal na mahal ang ngiti? Ah, ayan po. Ayan po, oh, natapos na namin lahat i-tanim yung mga pinagputulan ng roses natin. So, hopefully sila po ay magsitubo para ayan, maparami talaga natin. So, nilagyan po natin ng, ano, ng tag. So, ayan yung pula. Ito po yung pink. Ito yung surprise kasi di namin alam kung actually hindi ko pala kitang namulaklak. And ito po yung white roses natin. So sana po sila eh talagang magtubo. Ayan. Ito puro pula rin po itong nasa side si Dennis. Ito yung kanyang tinanim. Kasi sabi niya po talagang yun daw kung magulang ang tutubo. Eh sabi ko sa kanya, matutubuin ko rin yung ibang mga sanga para may mail. Pamigay tayo sa ating mga friends. O, kaya malay nyo, o.
tumubo ng maganda, maibenta natin para pambili ulit ng mga lupa next time. But anyway, ayan po siya. So, maraming salamat po sa panunood. Bigyan ko kayo ng update kapag ka po nagsiusbong na to. Kahit short video lang later on. But hanggang dito na lang po itong vlog na ito. Hanggang sa muli. Be happy. Be healthy. Be safe. And salamat po sa Diyos sa isa na namang araw na punong-puno ng blessings. Hanggang sa muli.